Hoy mga kakoko, ako nga pala si Coco N, ang inyong lingkod na nagbibigay ng iba't ibang uri ng mga tips. At ito mga kakoko, kung naalala nyo yung una kong video na nagbigay ako ng 5 tips kung paano maging safety and paano maging protective ngayong nasa kaligitnaan tayo ng COVID pandemic. At ito naman mga kakoko, ang bibigay ko na tips naman ngayon ay regarding kung nahihirapan ka sa iyong transportation. Okay mga kakoko, alam naman natin ngayon mga kakoko na dulot ng eto paiba-iba, may ECQ, MECQ, GCQ, tapos kailangan talaga ng safety protocol na may set distancing. Alam ko karamihan sa atin mga empleyado, mga papasok sa trabaho, opisina o mga negosyante, na kapag ikaw ay commuter, syempre kailangan mo ng yun nga, na public transportation. Since na napakahirap, lalo na pag tricycle, kailangan sa isang tricycle, isang tao lang. Tapos mga jeep, napaka-limited ngayon ng mga jeep. Depende pa sa iba't ibang lugar. Dito sa amin sa Muntinlupa, wala talagang jeep na halos. Ako nakatira ako sa somewhere in Putatan, Barangay Putatan. Tapos yung bus, dadaling ka sa Alabang. Napakalayo ng distansya kung taga-Tunasan ka. Walang jeep. Ngayon mga kakoko, ang advice ko lang kung meron pa tayong sitirang ipon, yun nga, pwede tayong bumili ng motor na di gasolina o kaya di electric. Yung mga electric, mga nasa 19K halos or 20 pataas, 30 yata pinakamahal. Meron din naman tayo, pwede tayo gumamit ng bike o kaya rollerblades, batang 90s. Skateboard, pwede rin. Kung pwede sa inyo, kung sa kayo comfortable. Yan mga koko, ito nga pala. Nabigay ko yung mga pwede natin gawing alternative na transportation natin. Gawa nung napakahirap talaga ng public transportation ngayong panahon na to. Itong i-discuss ko sa inyo, ang bike. Bali, bibigyan ko ng 3 types of bike na pwede natin gamitin na alternative para hindi tayo hirap sa transportation. Okay? Number 1! Uy! Oo! Oh, wait lang! Mamaya, bigyan kayo ng gatas. Okay? Sige. Sensya na kayo mga kakoko. Itong pusa na ito eh, makulit eh. Okay? Kakoko? Okay. 1 is road bike. Ang road bike, ito yung mga naka-design para sa mga road na mga talagang patag. Na yung mga talagang tatahaki mo pang malayuan. Bawa na taga dito ka, San Pedro Laguna ka, punta kang Makati. Ayun, tamang-tama ang road bike. Yan ang road bike, kadalasan, ang design nito ay naka-drop bar. Naka-drop bar siya para yung paghawak natin yung sa kamay, yung sa manibela, hindi siya nakakangawit. At yung gulong, may mga gulong to naman nipis at makapal. Kaya ganun yung disenyo ng gulong ng road bike. Isa para makaarangkada talaga tayo sa mga pupuntahan natin. Na-lesser yung effort natin, kumbaga. Itong road bike na to, isa to sa mga suggestion ko na talagang mabibigyan ko ng tamang option regarding dito. Number 2! Ito ang pinaka-common na bike na mostly na nakikita natin sa kalsada. Dahil aminin man natin o sa hindi, hindi lahat nakakabili ng dalawa o tatlong uri ng bike. Kadalasan, pinipili ng mga tao ang mountain bike. Alam nyo bakit mga kakoko? Kasi ang mountain bike, ito yung bike na pwede sa mga bulubundukin, mga off-street, sa mga putik. Ang bike na ito, yung mga gulong ito, naka-design talaga ito sa mga ugat, sa mga bato, para hindi ka masemplang. Kadalasan ng bike na to ay may suspension sa harap kaya sa likod para mas ma-absorb niya yung lubak na dinadaanan mo. At ang bike na ito, yung kumakita niyo sa likod niya, malaki yung plato niya.
at flat handle siya para madali siya ma-maneobra. At ito, itong bike na to, pwede siyang pang bundok, pwede pang flat surface area, pang malayuan talaga siya. At ito talaga ang ginagamit ng mga bicyclist. Tama ba? Bicyclist ba yung word ko? Basta yun na lang. Ayun, para sa akin, ito ang best na option, ang number 2 mountain bike. Number 3, ito ang hybrid bike. Ito yung bike na may katangian na pinaghalong road bike at saka mountain bike. Ito rin yung mga bike na kadalasan na makikita mo rin dito sa Pilipinas. Ngayon, ito ang budget mo ay limited. Itong bike na to ay isa sa mga best na option. Ngayon, ang bike na to, sakop na nito ang off-road bike na katangian kadalasan ng flat bar bike, road bikes, cyclocross bike or gravel bike. Sakop na nito itong hybrid bike na ito. Ang hybrid bike, siguro may mabibili ka ng mga 4 to 5K yung mura. At pangmasa talaga ito. At ito ay bagay na bagay sa atin ngayon na kung wala kang kasi mountain bike, yung number 2 option. Talagang mamahalin yun eh. Kasi ano nga yun eh, ang 18 to 20K medyo yung bike mo nun. Parang okay pa. Pero kung talagang paporma, aabuti ka talaga ng mga 50K parang or 80 o 100, talagang magandang mountain bike. Pero itong hybrid bike, ito yung mga pang-limited na budget na bike. Lalong-lalo na, hindi naman tayo sa kaartihan. Kung gagamitin lang naman natin sa pagpasok sa opisina, kung mga opisina natin, mga pang ilang kilometers lang naman, mga sabi natin 10 kilometers, pinakamalayo. Yun, pwede to. Okay na okay itong hybrid bike na to. Okay, lagyan nyo rin ng basket para pwede nyo rin pang deliver. Pwede kayo sumideline, kumbaga. Tamang-tama yan. Ang suggestion ko. At ngayon, ito pala. Dahil daan, mapakita ko sa inyo yung bike na pinili ko. Wait lang. Tara. Wait, di pala wait. Tara. Mahal. Kita nyo ang aking bike. Ito ang tinatawag na hybrid bike. Ito yung batalyan niya. Phoenix. O ha? Tapos kita nyo yan. Ayan yung plato. At meron siyang larigyan sa likod. At basket. Kita nyo. Max. Mga kakoko. Ayan ang kanyang gulong. Ang tinatawag na Wanda King. Okay. Mga kakoko. Ang speed nito ay halos tumatakbo ng mga 60 mile per hour, 3 horsepower. Ito ang kanyang helmet. Yan ang safety helmet, mga kakoko. Ito ay nagkakahalaga lamang na 5,500 hybrid bike.